Guys, may kita nyo, walang ibang tao dito. Ako lang talaga. Sa... What's up guys? Good morning. Pangit naman ng mata ko. Alatang payat na payat ako. Wait lang ah. Pasalamin lang ako. Ayan, much better. Good morning guys. This is Nick Bernardino. Kape tayo. Today is March 21. It's a Saturday and it's already 10:05 in the morning. So, lumalabas ako dito sa likod ng bahay namin guys. Kasi dito maraming puno, maraming halaman. Nag-iinihilig sa ilaw tuwing umaga para ma-exercise yung lungs natin to keep my lungs healthy. Then after that guys, nagpupush up ako ng kahit ayun, 100 lang. Pinipilit ko talaga everyday just to keep myself in shape pa rin kahit nasa bahay kami. Kasi guys, ito na yung pang siyam na araw na nasa loob lang kami ng bahay. Pero ngayon guys, parang kailangan ko lumabas kasi sana akong cowhead. Kailangan ko yung tuwing umaga kasi pag nagkakape ako, hindi ko kaya pag walang gatas. And yung kapatid ko guys, tuwing umaga kokokrunch yung kinakain niya. So kailangan ko yatang lumabas, kailangan ko bumili ng cowhead. So far naman guys, all thanks to God. Wala pang case na meron ng COVID-19 dito sa Baler o sa buong Aurora kasi sa nakikita ko guys, very yan, cooperative naman yung mga taga Baler kasi pag sinabi talagang bawal lumabas yan, konti lang talaga yung mga nagpapasaway. Kapag nag 8 PM na talaga guys, makikita mo talaga wala na dumadaan sa kalsada. As a Balerenyo, very proud ako. Few inches later. And then guys, lalabas na tayo. Siyempre meron ako face mask at meron ako alcohol sa bulsa kasi sobrang gusto ko talagang ipakita sa inyo ano ba talaga yung sitwasyon dito sa Baler. Gusto ko yung i-update. Pero siyempre at the same time, ayoko rin naman magkaroon ng COVID-19 kaya safety first. Let's go! Andito ako ngayon sa Mingo Surf. Andito si Mami. Hi! Kung makikita nyo, sarado kami pero nag-ooperate pa rin kami kasi pwede kami mag-deliver and pwede rin kami ng take-out. Bawal lang talaga aming dine-in. Kuya Will. Si Kuya Will. Pumunta ko dito guys kasi yan, hihingi na ako kay Mami pambiling cowhead kaso nalaman namin na window hours na rin pala sa pamamalengke. Anong oras, Mami? 8 to 10? Yes, tapos 3 to 5 daw. Kaya mamaya na lang. Anong oras na guys? 10:20 na yata, kaya hindi na ako pwede. Magdadrive na lang ako guys kung hanggang saan ako mapunta para makita nyo lang yung situation dito sa Baler kasi puro checkpoint and wala din naman talaga plano magtagal kasi nga bawal nga. So gusto ko lang talaga i-update. Ayan, ayoko din naman maging pasoy. Kaya tignan na lang natin kung hanggang saan tayo makaarating dyan. Andito ako sa harap ng dagat guys and wow, masasabi ko na talagang ako lang ang tao dito kaya sobrang proud ako na taga Baler ako kasi sobrang masunurin talaga naming lahat. Tingnan nyo, wala talagang tao dito bukod sa akin. Guys, may kita nyo, walang ibang tao dito, ako lang talaga. Saturday ngayon so dapat punong-puno to. Andito tayo sa Quezon Park guys. Ito yung bagong develop na tourist attraction dito sa Baler. Ayan yung museum. Kung nakikita nyo guys, wala rin talagang tao. And doon sa part na yun, andun yung Baler na world. Yung marami nagpapicture, wala din talagang tao ngayon. And yan, nakikita nyo diba, walang pakalat-kalat sa streets dito. Kaya sobrang nakaka-proud talaga. Ayan guys, andito ako ngayon sa may Baler. Ang favorite na picture ng mga tourist and even locals dito sa Baler. So wala talagang tao ngayon. So siguro guys, uuwi na ako kasi ayoko rin talaga magtagal dito sa labas. Ayoko rin naman masita kasi sobrang nakakahiya. Ayoko rin maging pasaway. Ayan guys, pauwi na ako kasi bukod sa gutom na ako, ayoko na rin talaga magtagal dito sa labas. Malapit lang naman yung pinuntahan ko sa bahay namin. A few inches later. And ayun mga lods, nasa bahay na ako. And syempre pagdating sa bahay, kailangan natin magugas kaya
Hugas tayong kamay. And then guys, just got hugas. Just got hugas. So yun guys, nasa bahay na ako and gusto ko lang sabihin sa inyo na kaya ako ginawa tong vlog na to is update you guys, yung mga hindi naka-uwing baler and yung mga naka-quarantine din katulad ko na hindi na nakakalabas ng bahay. For the first time yata simula nung nag-surf kami nung 9 days na yung nakalipas, pinaulit ako napunta sa beach and nagulat talaga ako na wala talagang tao. And ayun guys, baka sabihin nyo, si Nick, raulo din talaga ito eh, bawal nga lumabas, nag-vlog-vlog pa eh. Oo, nagpasaway siguro ako, oo, konti, kasi mga 5 minutes lang naman ako sa labas, or 10. Nagpasaway ako para ipakita sa inyo guys, na dito sa Baler, halos wala talagang pasaway, kaya I'm proud to say na wala pa talagang mayroong case ng COVID-19 dito sa Baler, kasi nga, lahat kami sumusunod. And yun yung point na gusto kong ipahatid sa inyo guys, na kung lahat tayo eh susunod, and kung lahat tayo mag-iingat, bababa yung chance na mag-increase pa yung numbers na mayroong COVID-19. Kaya sa mga nasa bahay dyan, may mga bored na bored, yung mga bagot na bagot, konti na lang sa mga nag-aalala, sa mga hanggang ngayon hindi mapalagay, relax, God is in control. Ibibigay na niya sa atin yan, naririnig na niya tayo. Alam na niya na lahat tayo is nagpe-pray na sa kanya, lahat tayo gusto nang matapos to. Siya rin gusto na rin niya matapos to, pero siguro sabi niya lang, wait lang. Sige, matutunan niyo munang mas pahalagahan pa yung pamilya niyo. Mas pahalagahan pa yung mga tao na nasa paligid niyo kasi ganun ka-importante ang buhay. Na kung minsan, nakakalimutan na natin gumawa ng oras para sa pamilya natin. Tama na muna sa individuality. Tama na muna yung sarili mo lang iisipin mo. Tama na muna na ikaw lang yung aangat. Tama na muna yung ikaw lang ang ligtas. Matutunan nyo muna magbigayan. Matutunan nyo muna unahin ang iba bago yung sarili mo. Oo, aaminin ko, marami talagang nag-hoard ng alcohol. Marami talagang nag-hoard ng vitamins. Marami talagang nag-hoard ng face mask. Pero ngayon guys, ang dami rin nagdo-donate sa frontliners, lalo na sa mga police, sa mga checkpoints, at syempre sa mga ospital, ng alcohol, ng face mask, and sobrang nakakatabay ng puso guys, kaya sa mga taong kakayanan na mag-donate at nagdo-donate, salute sa inyo mga sir, salute sa inyo mga ma'am, sobrang thank you po. And sa mga frontliners na araw-araw e-expose sa COVID-19 o sa threat ng COVID-19, nagpe-pray ko po kayo araw-araw na i-bless kayo ni Lord and bigyan kayo na mas matibay pang pangangatawan kasi sobrang halaga ng ginagawa nyo para sa buong mundo at para sa buong Pilipinas. Sabi nga sa Bible, sabi ni Lord sa atin, huwag kang matakot, kasama mo ako sa kahit saan. Kaya kung nagpe-pray ka, relax, maging panatag ka kasi kasama mo si God. Eh ano pa kaya kung isasama mo yung pamilya mo guys, sabay-sabay kayo magpe-pray, sabay-sabay kayo hihingi ng tawad, sabay-sabay kayo magpapasalamat sa taas, eh di lalo ka mas mapapanatag, di ba? Kaya guys, chill, konti na lang. Naririnig na tayo ni Lord eh. Alam na niya yung gagawin niya, kaya huwag na tayo mawala ng pag-asa dahil malay mo, bukas, sa isang araw, next week, next month, meron ng gamot sa COVID-19 kasi lahat nagtutulong-tulong guys para magamot tong COVID-19. Kaya once again guys, this Nick Bernardino nagsasabing kapag kasama mo ang Panginoon, hindi ka kayang tibagin ng kahit anumang hamon. Boom! Thank you Lord! COVID-19, goodbye!